Hey mga sis! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagpadala sa aking makeup. This is from YesStyle. And gagawa tayo ng makeup look ngayon gamit itong mga products na to. So pansin nyo, itong iba na yung gamit kong camera. Tingnan nyo naman yung, no, para siyang naka-auto filter. Ganun siguro talaga pagka Android, parang ano, naka-auto filter. Nasanay lang siguro ako sa ano, sa camera ng iOS. Masyadong natural. So anyways, eto nga, pinadalaan ako ng YesStyle. So bukod sa gagawa tayo ng makeup look, is i-review namin sila isa-isa. So bago tayo mag-start, diba, kita nyo naman na wala pa akong makeup sa aking mukha. So mag-ano muna tayo, mag-cleanse muna tayo ng ating face dahil kakatapos ko lang din manigo. So gagamitin ko tong ano, Anwa Heart Lift Clear Pad. Maganda to gamitin bago mag-makeup. Ano, clear pad. So syempre, diba, bago tayo maglalagay ng makeup sa ating face, mag-skincare muna tayo para may pang-protect. So, eto yung clear pad na to. Parang ginagawa ko siyang toner. Pwede na rin pang-cleanse. Ganun. So, eto. Next na gagamitin ko is from iWhite. Etong Whip Pro Niacin Moisturizer nila. Alam nyo, mahilig kasi ako sa ano, sa skincare products na may niacinamide. Kasi alam naman natin yung niacinamide, diba? Pinapalit niya yung pores mo. Binabrighten niya yung mga dark spot sa face mo. Alam niyo mga sis, nakakabwisit kapag ka... Ayan na, may nagtubuan na ng mga tagyawat diyan. Ganyan lagi kapag ka, ano, kunwari magbablog ako, kaya may importante nga gawin, photoshoot, ganyan. Doon mga nagtutubuan yung mga buset na yan, mga papansin at tigyawat na yan. Pero kapag ka normal na araw lang, di ba, ang kinis-kinis sa mukha mo, ganda-ganda yung mukha mo. Tapos, pag-visit. Ito talaga yung bago ka mag-makeup, di ba? Ito yung madalas na ginagamit. Itong iWhite Aqua Moisturizer Whitening Vital. Since ano talaga, nung senior high ako, lagi ko nang ginagamit yung iWhite. Yung products ng iWhite talaga. Diyan talaga ako nahiyak. Kasi sobrang mild niya lang sa face. Pang teenager talaga. So, first, dahil meron naman tayong primer dito, gamitin ko to sa Mini Meli na primer. So, pansin ko lang din, no, kapag ka, ano, pag bago kayo mag-makeup, yung maglalagay mo na kayo moisturizer sa face nyo, tapos primer, habang tumatagal yung makeup sa face nyo, parang ang gaan-gaan lang, parang wala kayong ma-feel na may makeup sa face nyo. Kasi nga merong, ano, pang-protection bago maglagay ng makeup products, diba? Ganun naman kasi talaga dapat. Tsaka parang hindi kayo tubuan ng kung ano-ano sa mukha. So, next, maglalagay tayo ng foundation from Mini Meli ulit. Alam niyo na, miss ko mag-makeup. Ngayon pa lang ako makapag-content ng makeup ulit, no? Ang tagal na rin. Pag may makeup naman talaga yung ano, yung content ko, diba? So, wala tayo ng sponge and then i-blend natin. Alam niyo, kapag ka na-foundation ako, lalagay ako concealer. Hindi ko masyado kinakapalan kasi ayokong... Yun nga, diba? Parang nakairita kasi pag sobrang dami. Kaya, yung mga tagyawat ko, parang medyo kita pa din. So, siguro ang gagawin ko, kakapalan ko na lang sa area na may tagyawat. Magko-concealer na tayo. Gamitin ko tong Fashion 21 Ultimate Cover with SPF 30++++. Gamit plus ano. So, maganda kasi yung ano nito yun. Concealer nito talagang... full cover. Maganda yung coverage niya. Ano ba yan, sis? Parang kulay orange yung ano ko. Labi ko dyan. Ah, camera 360, gano'n. Next nyan, magko-contour na tayo. So, gamitin ko tong hairline contour stick. So, next
mix niyan, gamitin ko tong Careline Oil Control Face Powder. So next niyan, magkikilay na tayo. Gamitin ko tong Crease Brow Liner and Brow Mascara. Next niyan, gamitin natin tong Brow Mascara niya. So, dahil tapos na tayo sa makeup base and ayan, sa kilay. So, proceed na tayo dito sa mga makeup products na gagamitin natin. And then, i-review natin. So, first, dito muna tayo sa eyeshadow. Ewan ko kung Reve de Paris ba to o basta ito. Ayan, ganyan siya. And then, moonshot. So, packaging niya, ganito yung harap niya, and then sa likod niya, ayan, may tutorial dito kung paano mag-apply ng eyeshadow. Andito sa likod yung mga shade niya, pangalan ng shade niya. Na, ito na mismo yung palette. So, nakalagay dito na 20, hanggang 24 months mo lang siyang pwedeng magamit. And ang expiration date niya is 2024 pa. Ayan, diba? Ay, pagdilip. So, ayan sis, pagkabukas mo ng palette, meron ditong, ayan, meron ditong plastic na nakatakip, syempre. Parang protector din. May nakasulat dito na a romantic scent of the street by infusing graceful French atmosphere dream for a deeper mood of myself. Diba? Kapag dito naman sa salamin niya, meron siyang plastic. Ayan, tagalin natin. Narinig mo yun. Ayan. Ayan o, nakikita niyo yung phone ko. So, ayan. Tinanggal ko na yung plastic para dito na lang din ako magsalamin, diba? Para hindi na ako mahirapan. So, itry na natin yung eyeshadow nila. No? Gamitin ko muna tong ano, itong shade na to for base. So, ang shade niya is Magnolia. So, lalagay ko lang siya all over my lids. Ang base lang. So, maganda yung ganito. Yung naglalagay muna kayo ng base. Yung gantong color. Kasi, diba, iba-iba yung color ng eyelids natin. Baka mamaya iba yung kalabasan nung color na ilalagay mo. Yung color ng eyeshadow na ilalagay mo sa lids mo. Diba, kaya maganda. Maglalagay muna tayo ng base. So, next na gamitin ko, gusto kong itry to, itong shade na to. So, ang shade niya is Rose Milk Tea. Ayan, Rose Milk Tea. So, next niyan, gusto kong gamitin to, Sensual Berry. Berry to berry. So, ilalagay ko siya dito sa dulo ng aking eyelid. Binag-blend ko lang siya dito. Then, naano ko lang siya pataas. Binag-blend ko lang siya pataas dyan. So, tingnan nyo sis. Alam nyo kahit nakailang patong na ako ng eyeshadow. Hindi pa rin siya yung... Di ba kasi mayroon mga eyeshadow na kapag nakailang patong ka na ng shade. Ayan. Parang nagka-crack-crack na siya. Parang nagiging cake na siya na... Diba? Kasi sa dami ng patong. Pero ito hindi, oh. Ang smooth pa rin niya. Ayan, sis. Oh. So, next niyan. Parang gusto kong itry itong ano. Ayan, yung pinaka-darker shade niya. So, ang shade niya is Dark Rose. Gamitin ko siya, no? Konting-konti lang. So, lagay ko lang siya dito. Dagdag intense lang. So, next niyan. Gamit naman tayo ng ano, shimmer shade. Si Chandelier. Ayan,
chandelier yung kanyang shade. So ilagay lang natin siya dito. Sis, ang ganda. Pinong-pino yung ano niya. Shimmer niya. Hi, baby! Andito ka din? Ha? Huh? Andito yung alaga ko si Sky. Tingnan nyo, kapag mag-vlog ako, lagi siya nakabantay sa akin. Diba? Pinupuntahan niya ako lagi. Tapos minsan, nandito pa siya sa upuan ko. Mas nauna siya. Gusto din nata mag-vlog. Gusto mag-vlog, baby. Sumpas na extra dito. Kanina pa ata gustong ma-extra eh. Kanina pa nagpapapansin sa akin dito sa baba. Pinapanood niya yung mami niya. Love-love mo, mami. Tiyo niya, nagpapakit pa. Oh, papakit pa ang baby ko. Papakit pa ang baby ko ngayon. Love-love mami yan. Dahil na-extra na siya sa aking vlog, aalis na yan. Kung ako ng gantong brush, si Sensual Berry. Dito, lalagay ko siya sa lower lash line. Gamitin ko ulit itong shimmer shade. So, lalagay ko lang siya dito. Lagay lang ako ng highlight sa aking inner corner. First, maglalagay muna kayo ng concealer. Next niya, maglagay ka ng ito, parang base. Then, tsaka mo siya lalagyan ng highlighter. So, gamitin ko tong Shawil Makeup Highlight and Contour Palette. So, ito, kukunin ko tong shade na to sa ating inner corner. So, meron pala silang pinadala sa akin na Peach Sea itong Champagne Eye Glitter. So, itry natin siya, no? So, ayan, sis. Oh. Ang ganda niya. Diba? Mumukha talaga tayo Koreano dito. So, tingnan nyo naman yung packaging niya. Sobrang ganda. Ayan, sis. Ganito yung applicator niya. Ang cute, diba? Try natin maglagay sa eyelids natin. Lagay lang tayo dito. And then, kalat natin na siya. Ang ganyan. Kita niya yun. Diba? Ang ganda. Mas naging pino yung shimmer sa ating eyes. Ang ganda, sis! So, meron pa siya mga buo-buo na sequins. Ganyan. So, tatanggalin ko siya kasi magiging OA na yung shimmer sa ating eyes. So, pero sa ibang makeup look, no, pwede nating magamit yun. Sis, parang pwede rin siyang lip gloss, ano? Kasi bukod sa, ayan, no, ang glossy niya. Pwede siyang lip gloss. Next niya, meron sila ditong eyeliner. Itong Moni Waterproof Pencil Gel Liner. Ito, nakalagay dito is soft texture siya. Ito yung McQueen New York na eyeliner. 06 Classic Heroine. Ang kanyang shade. So, ganito siya. So, ayan sis, oh. Diba? Alam nyo yung parang lip liner. Ayan. So, ang gagawin ko eyeliner is simple lang. So, ayan. Nakapag-apply na tayo. Sobrang soft niya nga lang. Pagdating sa, sa gel eyeliner, hindi ako natatapos sa paglalagay lang na ganyan. Gusto ko, binag-blend ko siya. So, next nyan, maglalagay na tayo ng ating mascara. This is from O2O.
Meron sila ditong blush. Itong Can Make Cream Cheek. So, bukod sa pwede siya sa cheek, pwede din siya sa lips. So, ganito siya, oh. Ganito yung packaging niya. Tura niya. Ayan, nakalagay dito yung Can Make Cream Cheek. So, ang cute. Tingnan nyo. Ang cute ng ano niya, ribbon. So, ayan. Parang ang cream, so pwede nga siya sa lips. Ang pigmented. Ang cute. Ang cute ng shade niya. Parang girly, tignan. Tapos, fresh lang. So, pwede siya sa lips na nakalagay. So, diba ganito yung color niya? Akala ko parang red na red siya. So, hindi pala. Hindi ko siya bet for lips. Pero, sa cheeks niya, ang ganda niya. Yan, dito naman tayo sa lips. So, meron silang pinadala sa akin na Zero Velvet Pink. Color red. So, ito ang kanyang packaging. And this. So, this is in the shade 03 per sired per sired. So, ayan. Ganito ang applicator niya. Diba kasi velvet tint siya, pero para siyang matte. Dito naman ang OA naman kasi ng camera natin, no? Ba't ba kasi color orange di? So sis, tatry kong lumipat ng camera. Ang gara kasi talaga ng camera nito eh. Hindi nakikita yung ano eh, tunay na color ng itong mga makeup na ginamit ko. So lilipat tayo ng ano, ibang phone. So ayan sis, eto gamit ko na yung camera ng phone ng mama ko. So ayan, tingnan niyo yung makeup look ko. Ang ganda oh, ang ganda ng makeup natin sis. Ganda nung tint. So ayan, tapos na tayo sa ating makeup look. So ito na yung finished look niya. Ito yung eyeshadow na ginamit natin. So ayan, yung honest review ko dito is syempre super ganda talaga kasi alam mo yon, yung nakailang patong na ako diyan sis ng paglagay ng eyeshadow, pero still ang smooth pa din niya. And then super blendable. So, hindi siya yung mapowdery na kapag kinuha mo yung product niya eh yung bang talagang naglalaglagan yung product. So next niyan is ito yung pencil na gel liner. So sa akin okay lang kasi ayun, 'di ba? Kita niyo naman na bine-blend ko pa siya. So super blendable lang. So pwede niyo 'tong magamit as lip liner din kasi 'di ba? Yung texture niya sobrang soft lang. Dito naman sa eye glitter, ayan. Ang ganda niya. Ang ganda niyang gamitin. So pwede niyo rin siyang magamit as lip gloss, no? Kasi ayun nga, hindi lang siya puro glitter, yung talagang may glossy din siya na kasama dun sa mismong product namit natin na pang-black. Pwede rin siya sa lips, 'di ba? Multi-use din siya. Siguro pwede rin 'to sa eyelids, 'di ba? Why not? 'Di ba? Pag dito parang red siya, pero pag inapply niyo na siya sa inyong skin, sa inyong cheeks, pag inapply niyo na siya sa inyong cheeks, ano, parang natural lang ang kulay. Or cute lang ng kulay niya, 'di ba? Ganda. Lakas lang maka-fresh. Next naman is itong velvet tint. Sa lahat, ito pinaka-favorite ko talaga. Super ganda niya. 'Di ba velvet tint siya, and then at the same time nagmamat siya. Tas super blendable niya lang sis. So ayan no sis, ito ang mga ginamit natin. So sa price naman, medyo pricey siya, syempre kasi original and branded. Pero sulit naman kasi tinanong mo naman kinalabasan ng makeup look ko, 'di ba? Ang ganda. Parang ang fresh lang, 'di ba? Tapos sa eyeshadow, 'di ba? Ang ganda, sobrang nagko-compliment yung kulay niya.
for today's video. So, ito na ang ating finished look. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box nitong mga products na to, para ma-check nyo doon yung iba niyang, yung iba nilang info. And then, ilalagay ko din sa description box yung link ng YesStyle. Kung may mga tanong kayo, eh, pwede nyo silang makontak. So, yun lang. Thanks for watching. Bye!